Good day, Pepsters! Andito na naman tayo sa isang makabuluhan. O, makabuluhan na. Siyempre, hindi pa rin mawawala yung mga asarang pep talk natin ngayong araw. At kasama natin ang sikat na daw sila. Wow! Parang sila yung hello mga ka-connections! Ayan, familiar ba sa inyo yan? Kasama natin ang Showbiz Connect na Connect host ng TV5, si Bianca King. Icy Mendoza, Minjosa actually, yes. And MJ Marfori. Hi, guys! Hello! Hi, Arnie! Grabe! Love natin si Arnie. Ikaw na ang nag-i-interview ngayon. Hindi na kayo maabot. Kasi hindi ka maabot. Tingnan mo, hindi mo maabot yung baba. Grabe, parang si Alex ha. Asar lang. Love you, Arnie. Alam mo yan. Parang sa mga hindi nakakaalam, kasama mo namin, isa pa sa pinakamasipag na producer. Correct. Sa TV5. And matagal na namin kasama ito sa TV5 at gayon 2008 GC, diba? At hanggang ngayon sobrang ano pa rin siya, namamayagpag sa Showbiz Report. Kaya proud na proud kami sa'yo, pati parents mo proud sa'yo. Totoo ba yung IC? No bola. Pati jowa mo proud sa'yo. Yes, correct. Punta naman tayo sa masayang balita. Ay, congratulations! Thank you! Sa July 6, nag-start na yung... Season 2. Yes. Season 2. Ako ang nag-screen cap ng pep nung lumabas sa... How true? Sa how true na naging last taping day na kami. Kakaloka yun! Kasi araw-araw ko nagbabasa ng pep since mula nung magka-pep. At screen cap ko, sinend ko sa thread namin. Sa lahat kami, okay. Ikaw nag-type ng how true na yun, no? Kilala kita. Ako hindi, basta. Ikaw yun eh! Lagi mo ako nag-text na, parang mo eh. Anong mga bago, anong mga pagbabago, ano pang aabangan, ano pang maaasahan? Marami kami mga bagong segment kasi yung isa sa mga kinagandahan sa Showbiz Connect, yes, Showbiz Balita nga siya, pero hindi siya yung nakasanayan natin all these years kung ano yung mga Saturday and Sunday Showbiz programming sa amin, diba? Mabilis, fresh, young, fun, lively, at meron kami mga themed segments. So meron kami yung Connect the Stars, yung sa akin nung yung i-connect ko. Yes. Merong ICU bilang ako yung lagi nasa labas at sa gimmickan. Gala ng gala, yes. At pinagkakitaan namin sa show. Pero pag gagala, kaya nakita off cam. Correct. So yun, marami kaming mga segments na gano'n na i-retain namin, pero meron pa kami mga bago na mas exciting. Kasi ngayon, nalaman na namin kung anong formula yung nag-work, kung saan natutuwa yung mga fans. Mm-hmm. So, naghanda kami ng mas bago pa, para yun yung maging hook namin sa kanila. Yes. MJ, ikaw? Ano mga pasabog mo? OMG! Ay, may ganun ka na? Oo, yun yung bakit. Ano mga abangan dun? Wow! Excuse me, magka-challenge na ako ng mga artists. Uy, grabe yung umiinom ng water habang nag-host, diba? Tinago ko nga, oh. I'll go, OMG. Yung OMG, magbibigay ako ng mga challenge sa mga artista. At yung mga artista na yon, gagawin ko rin yung challenge, di ba? Mm. Kung attainable! Mm. Baka naman ano lang, luksong tinik. Mga luksong tinik lang yan. Baka naman ganun lang. Kaya mo magluksong dapat tinik. Yung akit ng building, skyscraper. Wow! May budget ha? Si Mama Belle ang dyan! Si Mama Belle! Ano ba yan? And then, tapos kung ayaw nila sagutin yung question or something, yes, diba? Yun yung maghahabol daw sila ng baboy sa loob ng office. Ganon. Kaloka kayo. Tapos meron din, si Bianca, gagawa ka din ng mga more in-depth interviews. Mag-set visits ka, diba? Wow. Lalim-laliman? I'm sorry? Malalim. Lalim-laliman niya. Okay, hindi kasi yun nga, bilang I'm still kind of finding my voice, finding my style as a host, and bilang artista din ako, parang marami akong gustong itanong kasi sa mga artista na hindi pagkaraniwan siguro natatanong ng mga showbiz reporter. So for me, magandang avenue yun kasi alam ko ang mga artista gusto na pag-usapan yung craft nila, gusto na pag-usapan yung buhay nila outside showbiz. Hindi lang yung puro controversy, intriga, love life, mga ganon. So, yung parang other side kumbaga. Other side, kumbaga yung substance mismo ng artista yung gusto kong i-connect sa viewers. So ngayon, bibigyan na ako ng chance ng show para gawin yun. At ako ang pupunta mismo sa mga artista. May budget kayo for a mga segment shoot, ha? Kasi yung boteka, nung journal press con pala namin, nung merong nagtanong ko sinong dream interview ko, hindi ko pa
pa talaga masagot. Ngayon meron na. And then meron nag-comment dun sa write-up ninyo about it, na ano ba yan, mag-host, hindi alam ko sino gusto ko. Oh. So, pasensya, hindi pa kasi ako prepared talaga nun. Pero after yung pinag-usipan ko talaga na mabuti. Oh, so sino na? Sino na? Gusto ko talaga lahat. Ba yan? Pati ako? Lahat ng mga big stars. Mm-hmm. Ah, big stars. Hindi ako kasama. Hindi ako kasama. So si Jiro kasama dyan. Oo, basta. Why not? Kung kaya niya na. Gusto ko yung ako yung pagkakatiwalaan ng mga artista para i-connect yung mga stories nila sa mga fans. Kung ano ba talaga yung gusto nilang sabihin about themselves, about their body of work, yung mga ganon. Magla-live na daw kayo. Wow. Ay, surprise. May budget. Yes. Magla-live. And aside from sa mga pasabog na sinabi nila, meron din ka, aside from showbiz, aside from local showbiz, mag-aano rin kami kasi yung show namin ever since is social media driven. Mm-hmm. So we're gonna tap on the stories na nag-viral and itatap namin yung mga in ngayon sa social media, yung mga YouTubers, public interest, human interest, lahat po yan itatakal namin. So hindi namin mag-focus sa showbiz. So marami pang ibang platforms. Paano kayo? Viber public chat. Correct! Live na live 24/7 talaga. Makikikonect sa amin ang mga... Masihigitan nyo pa yung aming public chat sa Viber? Yes! Naku ha? Naku, abangan ko yung public chat. Ay, hindi. Ano ba? Team tayo, diba? Gawapi, ha? Sige na nga. Madali naman akong kausap maganda kasi now we're really friends talaga. Mm-mm, yes, so, yes. Makikita nila yung mga private na chikahan namin. Oh. And yung bang hindi namin kaya sabihin on cam, bilang may mga restrictions, ilalabas po namin lahat sa Viber public chat. Uh-oh. Go happy heart. Guideline si IC. Bawal. May guideline sa... May mga bawal. Yes. Just ko. Ito naman, kasi diba, ang balita ngayon, galing talaga sa social media. Mm-hmm. Paano nyo parang sasabayan yun or maging at par with the advancement of technology. Yes, and ano na ang inano naman namin ever since meron kaming Xena roundup. So nagte-tape man kami twice a week, pero meron kaming mga sinisingit doon yung mga nangyayari constantly sa digital, pati sa mga lumalabas sa dyaryo, na inalagay namin sa unang part pa lang ng show. So doon pa lang, updated na kayo una, doon pa lang sa first part. Oh, and ganito, since we're young, yung technology and social media is already part of our lives. Wala pa yung show. So hindi siya parang bago ang thing na kailangan namin i-master for the show, di ba? Ginagawa na namin before pa, and off-cam, parang bahagi na yun ang pagkatao namin. Na things yun to our thread as well. Yes. Na yun yung parang fresh sa amin na showbiz hosts na pwede namin ilagay. So sinasabi niyo, yung ibang matatanda na hindi sila nakalimutan. Hindi naman, pero hindi naman. Naku ha? Masipag talaga yung team ng Showbiz Connect na connect. For example, yun nga sa Jiro, hinabol talaga natin. Hinabol talaga ng team na i-ere the next day kahit na... naka-special episodes kami ngayon. Pinag-ere talaga namin. Nabasa niyo naman siguro na kayo din ang ginamit namin for Pep. Correct, yes! Kinuto pa ako. Diba? Yes, go Pep. Natuwa naman kayo. Oo naman. Sabihin niyo natuwa ko. Oh, we love Pep. Go happy hearts! Oo, yes. Sino ang hashtag na? Alam mo naman na, kami talagang love mo. Okay. Kayo, ano? Maging personal muna tayo. Uy, kakasal ka na. Kailan? Sa Jan 30. 2016? Yes, 2016. Ah, tama ba? 2016? Oo. Saan? Sa San Agustin, sa Intramuros. Kalo ko sa CS, kulay sa San Agustin. Eskwela. Congratulations! Historical. Anong, sino may mga ninong ka na? Anong mga... Meron. Verawang ka din? Ayoko ng Verawang. Ano? Kay Malu. Hindi kasi baka hindi kasha sa hips ko. Pero ano yun? Hindi, ayusin natin yan, di ba? Yes. Si Bianca kasi may project. May project para sa akin eh. So, abangan niyo po ba yung November may ads na? Yes! So handa ka na maging... Countdown yan ah! Handa ka na maging wifey? Oo! Pwede naman maging modern wifey. Sus ko, kakaibang kasal to kasi parang merger ng GMA at TV5. Uh-oh. Grabe ka makakamit. So ang ere sa Channel 2. Uh-oh. Para katika ba? Grabe ka hindi, may invited din sa Channel 2 para syempre mga friends. Pero puro friends. Channel 4. PTV4. 9. Lahat. Maganda yung peg niyo, parang Romeo and Juliet, di ba? ABS and GMA. Malay mo, matapos ang network war dahil sa inyo dalawa. Wow! Kayo na talaga yan! Oida, Marfori, di ba? Pero... And network wars. Di ba? Yung headline, di ba? Marfori, neutrals, and network wars.
Oh, yes! Pero ano, pero yun na nga, yung biro nga, kasi yung mga niyo at nino, parang meeting nga ng newsroom. Mm-hmm. Parang magpapa-meeting, papa-general assembly. Ganun lang naman ang pen. Kasi magkakasasay ka si Mike Enriquez. May showbiz lang na mga bisita. Wala pa showbiz press. Tayo lang. Excited ka naman. Oo naman, excited naman ako. Ano? Siyempre naman. Oo, oh, siyempre. Ano mo hindi? Ano bang feeling? Anong feeling niya ikakasal? Exciting siya, pero I just wanted to get it over with. Mm-hmm. Ayun. Kasi siyempre, di ba? Parang wala naman sa mukha mo excited kang ikasal. Napilitan ka lang ata. Grabe ka, Kuya Arneel! Nakita ko si Oscar dun sa ano, basement ng GMA. Ah, talaga? Ay, nakita ka nga niya. Binati ka sikat na sikat kay. Alam ko ba pinapalo? Sinustok ka niya, no? Nakakaloka. Malamig ko, happy heart. Ewan ko sa'yo. Totoo. Anong kaugnayan ni Oscar? Pinasikat ni Icy kasi. Pinasikat ni Go Icy. Go happy heart! Oh, si Icy naman, napunta ng Singapore. Oh, iwa. Oh, tapos. Para man... Akala ko manood ng ano. Oh, manood ng SEA Games. Oh, pero nang lalaki ka lang daw dun eh. Hindi, wala. Nakakaloka ka, Icy. Kala ko SEA Games. Oo, single naman ako. Tsaka ano, so, okay lang. Lumipad ako sa Singapore para kitain yung friend ko. So, yun. Tapos nga, bumalik ako para yung trabaho ulit. Parang close up na sa mukha niya, para lang naman talaga. Iyak ako, wait na joke. Hindi, ano naman, o yun, Singapore, pumunta ako doon para mag-vacation with my friends. Pero hindi kami nakakuha ng ticket sa SEA Games kasi sobrang puno na. So, nag-ano lang kami, naglabas-labas lang kami with our local friends there. So, aside from mga showbiz, ano mo, engagements, iba may mga PR works ka? Yes, o, tuloy pa rin siya. Masaya, paano siya? Ano kasi siya, pumapasok ako office like 2 times, 3 times a week. Mm-hmm. Tapos ako bahala sa publicity, sa promotion, tsaka sa branding ng mga iba-ibang mga brands. Tapos aside from that, magkakaroon ako ng part owner ako ng Tipsy Pig the Fourth. So malapit ako mag-open. Wow! Yes. Libre naman siya. Libre naman siya! Masasama mo si Go Happy Heart. Double date time. Wow! Talaga. Uy! Uy! Talaga! Kinilig! Nag-isip mo. Sige, kailan bang bukas yan? Basta babalitaan ko kayo. Basta ang target is this July na. Bago dyan, gusto ko muna sa Runner's Kitchen. Yes! Yes. Ang sarap yung pagkain doon, di ba? Nakapunta na sila. Thank you. Kumusta? Quinoa shrimp. Kumusta naman ang bagong restaurateur? Ano ba? Dami ko natutunan. Mm-hmm. Parang ano, feeling ko nahanap ko talaga yung sarili ko sa pagiging restaurateur kasi matagal na talaga ako mahilig sa food. Foodie talaga ako. Isa din yun sa mga struggles ko sa image ko as an actress na gusto kong kumain pero napaka-obsessed ko sa itsura ko na conscious ako din palagi dun sa diet ko. So parang naisip ko, through ilang trial and error na diet na nagawa ko for the last 11 years, dito ko na siya na-i-apply sa restaurant. And yung experience of creating the concept for the menu, recipes, napaka-fulfilling talaga. At lalo na kapag nakakakita ako ng mga tao na may feedback na nag-i-enjoy sa food, parang isip ko, parang ito yung gusto ko talaga. Masarap daw talaga. Oo, thank you. Oo. Parang in fairness, ang sarap. Try mo yung nachos. So dun muna ako bago kay Tipsy Pig. Okay. So parang, day job ko yung pagiging showbiz, hindi mawawala yun. First love ko yun. Pero ngayon, ang bala ko talaga sa buhay ko, yung mga naipon ko from showbiz, ilalagay ko siya sa mga food business na makakatulong din sa health ng tao. Yung watch out, Marvin Agustin. Wow! Ang ganda ng mga concept ni Bianca, promise. Kamusta na kayo ni Julio? Matagal akong break. Ay, sorry, hindi ako updated. Ha? Updated! Totoo! Hindi kasi, hindi ko na tanong na karaan. Kasi kayo pa nung press con ata. Upgrade niya kayo ni Julio? Yes. Bakit? Ba't nakangiti ka? Kaakin na si Julio! Ay, wow! The timing is not right. Pero wala namang hindi naman over the phone to. Like Dennis. Sa awan ng Diyos, hindi na. Ah, talaga. Pero parang happy ka na nag-break kayo. Ano ba? Arsonista ka, no? I mean, hindi ka man malungkot masyado, ganun. Mutual? Siyempre, lahat naman ng dumadaan sa failed relationship, di ba? Meron talagang dinadamdam ng konti, pero hindi na rin ako bata para yun ang pangunahing emosyon na ipapakita ko sa tao pang araw-araw, di ba?
ba? Syempre, life goes on. Mm-hmm. Kung ano man yung nangyari, alam kong marami din akong pagkakamali eh. Kasi it takes two to tango, kahit ano man yung reason ng breakup. Alam ko rin na meron akong mga ginawang bagay para mangyari yung breakup. So, ang iniisip ko na lang is, ano ba kaya yung mga bagay niyo? So, paano pa ako makaka-improve bilang tao? So, nagpo-focus lang ako sa growth ko. Kaya positive pa rin, kahit may lungkot, syempre, life goes on. Okay. Go happy hearts! Pa, ikaw talaga peg namin eh. Hindi pa kami break ha? Ay! Ah! Uy! May nag-ano ng Pepsters oh. Kebs namin. Pakialam nyo naman. Pakialam nyo naman no. O mga intriga na tayo. Oh, go. Kasi mahilig ako magbasa ng tabloid sa umaga. Oh, go. Nung lumabas yung mawawala na yung showbiz ko. Daho yung mga yan. Comment. Palagi naman natin pinag-usapan ko, diba? Tinatawanan nyo lang. Go. Kasi ako, for me, we have a lot to prove pa rin. Kasi nga, bata pa kami. So, natural lang yan na nagaling sa mga netizens. Mm. Isa rin kami sa mga nangungunang nagko-comment sa mga ganyan, di ba? Masasaktan pa ba kami? Siyempre, hindi. We'll just prove our worth and of course, do our best with Showbiz Connect na Connect. And alam mo, in fairness naman, little by little, nakikita natin yung mga following na nagko-comment talaga sila at nagtatag, yes. Di ba? Mapapositive pa negative sa amin. And yun yung gusto mo, mag-react sila. Actually, ako nga, yung mga feedback ng mga fans sa social media, sinescreen cap ko din at sinesend ko din sa chat room namin. Para aware din lahat na okay, ito na yung directang feedback sa mga tao na nanonood sa atin. Parang ganun. Ako, slowly but surely, tama, mabibuild namin yung yung audience talaga namin. And ako sobrang happy ko rin na tuloy pa rin ang Showbiz Connect na Connect. And kasi yung nagsabi ng daho, okay lang. Minsan sinasabi ko rin, daho nga ba ako? Diba? Pero, minsan natin ako, daho nga ba kami? Pero at least, we're doing our best. And ginagawa namin yung gusto namin. And kailangan lang siguro namin ng bonggang-bonggang scoop. Tsaka at least we know, we're sure that we're on the right direction. Uh-oh. At nanonood sila. Tsaka humility lang, di ba? Oo, nanonood sila. Diba? Doon yung mga yan, lagi tayo ng card dyan para makilala tayo. I see. Parang sa isang variety show pag Sunday. Oo. May sumasayaw, may card dyan. Oo, di ba? Hindi ka tulad sa Kalaban na Network kasi masikat yung mga sa kabila, di ba? So ang tinutukoy niya, may card dyan yung isa. Oo. Yung walang card dyan yung... Isa, oo. Yung sinabi yung how true na mawawala na. Oo. Ito din ang type dun, no? Basta sa amin, we have fun. Yun nga, we have fun. Oo. Pag nasa set kami, focus kami on making chikahan. Yes. Yeah. And ang dami na mag-enjoy yung mga nanonood sa amin. And ang dami nag-react sa mga blind items natin. 'Di ba sa isang party may lumapit sa akin na ito hindi naman siya talaga yung market namin kasi social tong tao. Uh-huh. Sabi, "Ay grabe ah si B. I'm so proud, napakatapang niya mag-blind item." Tama 'yun eh, napaka-fair, napaka-objective, pero she means well, 'di ba? Yung kasi sabi niya sa ending, 'di ba? Kasi minsan nahihirapan ako mag-blind items. Oh my god, yung puso ko. Kaya ko ba to pero hindi. Bahagi ng work ko, gagawin ko to. So, meron pa rin ako ganun. So, kapag nag-explain ako ng blind item minsan, tinatry ko yung maging balance. Yung tinatry ko parang gampanan yung role ko bilang intrigera, pero mabait pa rin naman ako sa totoong buhay yung ganun. Kay Bianca tayo, after the press ko ng SKK, parang sinabi ng mga nagsusulat na parang gamit mo si Denny sa lumang issue. Unang-una, press con po yun. Siyempre, interesado yung mga press na tanungin ako about that. At parang challenge din kasi ako na work it, showbiz talk show host ako, isi-screen ko na ba? And sabi ko, no, of course not. Dapat maging mas ano pa nga ako mas confident pa nga ako ngayon to answer yung mga topics na reluctant akong sagutin before. So, ano naman, parang binalansi ko lang naman yung sagutin yung mga questions nila. Yun lang. Oo. Grabe naman yung gamit. Hindi po ako ganun. Ay, si ikaw, pag nakukumpara ka sa nanay mo at sa lola mo, paano mo tinitake? Well, una masaya and napaka-pressured kasi really big shoes to fill. Pero yung nga yung sabi ko eh, parang ma-achieve ko lang kahit even half na nagawa ng lola ko, I would consider myself the happiest person in the world. Kasi being his apo and being her apo and her son will always be my biggest credential. Wow. Yes. Anip! Hindi ko kinaya. Go happy heart! Biggest credential? Ano yun? Charot!
Okay, may game tayo. Ayo. Pepsters, andito tayo sa ating pep talk challenge na napakahirap na galing kay Riza Benedicto. Dito na naman tayo sa ating normal daw, regular na pep talk challenge. Ngayon naman, dahil mga ano sila, mga intrigera, ang ating game ay pass the rumor. Okay. So dapat, kung ano yung mabasa dito ni MJ, halimbawa, kasi iikot sila Riza, di ba? Paano ba? Hindi ko alam to. Hindi na brief? Ah, so after MJ, si Icy naman, tapos si Bianca andito. Okay. Bibigyan ko ang bawat isa sa kanila ng isang balita, tapos bago nila ipasa kay IC, dapat i-flip muna, tapos dapat nakatayo siya. Oo, ano ba? Nakatayo, oo. Dapat gumanyan siya. Oo, dapat gumanyan siya. Tapos, pagkatapos ng tatlo, sa kanya, saka ipasa ni MJ kay IC yung balita. Tapos, pag naka IC na, ganun ulit, tapos ipasa kay Bianca. Okay. Tapos, sa tayo, i-flip ni Bianca, tapos sasabihin niya. Dapat saktong-sakto. Okay. Huwag mahaba, ah. Oh, dito natin mapapatunayan kung gaano sila ka-credible kasi hindi sila na-rattle talaga. Kung ano man yung nangyayari. Itong test sa credibility, oh. Galing. Oh, yan po yung bago sa 2019, ganyan na. Okay, sige. Sana magamit namin yung training namin noon sa prompter. Okay, ang unang balita ito. Oh, MJ, ikaw na. Okay. Go, MJ! Ano ba yan? Ay, mahirapan sila yan. Yan. Oh, basta i-flip lang. Yun na. Nagawa mo siya kanina eh. Nakaisa na siya? Hindi. Alam mo, Dad, mag-ano ni muna lang. Oh. Sabi mo na sa akin. Okay, sabi mo na. Ano ba to? Ano ba yan? Ayaw ng challenge. Wait lang. Ano ba yun? Ang hirap niya, ha? Oh, dead ma. Go. Oh, dead ma. Go. Okay, isa pa ako, Mark? Okay, go. Alak si Bianca. O, go. Okay. Ako nga, try ko nga ulit. Hindi ako makakatulog. Wait lang. May pinagawa ba nito? Meron. Okay, wait. Okay. Ayan, muntik. Ay! Ay! Wow, tama! So, sino itong beauty queen na to? Wala, title ko lang chika yan. Chika lang yan? Oo, okay. Chika ko lang yan. Okay, sino next, MJ. Okay, igdadalawa na lang. Ago. Oh, MJ, doon ka sa kabila. Si IC na dito. Bianca na dito. Ago. Okay ba? Ito kay IC. Ito. Ito, 4-2. Haba ba? Hindi ko nang magagawa, promise. Edit eh. Ah! Pabon ko kaya na. Wait na, kaya to, kaya to. Okay. Go! Okay, go! Prefer their next relationship private. Gary. Bulong-bulong. Oh, napapanahon. Kuyot siya eh. Rustic Autumn. Ilan ang alon niyo? Guest. Parang kahimik. Saan ang reception? Ah! Yay! 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 I'll go. Okay.
Pero sa kanya ano talaga, yung plastic cup sa'yo matitigas, sa dali yun eh. Ilang daliri? Grabe naman yung isa lang. Ako nga tatlo eh. Ah! Ah! Oh, baligtad pala! Pwede na yan! Wow! Ang galing! Perfect! Okay, Bianca, last na. Okay na yun? I'll go. Push. Push! Saan ang reception, MJ? Ah, yes! I'll go. Okay. Galing ni Bianca. Thesis? Parang... Ay, sorry. Pero maiksi lang yun ah. Paano ka pag sa Tagalog pa? Oo naman yun. Pala siya din ang Maynila. Uy, hindi naman. Meron pa naman. Pero hindi sa pamahit. Ay! Muntik na! Masyado kang hard pala, Icy, no? Okay. Wala nang career na babalikan ang isang aktor na nalulong sa droga. Ah, ang galing! Ang galing naman nilang tatlo! Pero meron pa siyang babalikan! Tiwala lang! Kunya-kunyari lang naman po. Oo, ikaw kasi naninila ka na naman, Arnie. Ako na naman, Icy! Grabe ka! Okay, ulit tayo dito. Ipa-plug na natin lahat ng mga dapat abangan sa atin. Bianca, ano muna? Twitter, Facebook, or Instagram mo, at saka mga blog and business mo. Yes, correct. Okay, Mars. Abangan niyo po kami ng season 75. Yes! Yes! Oo! Oh, bulaga? Oo. Oh, July 6 po. Yes, mga connections, thank you po sa inyong support. And of course, make us your daily habit. Mondays to Fridays po yan, 11 a.m. For more bonding and more chismis. Diba, Mare? Follow her at him. Yes, at Icy Mendoza. Correct, okay. Sa Instagram. Correct, so, correct, correct. MJ Marfori, Instagram, and Twitter. Kaya mga connections, wag kayo magpapala sa mga chika. Always trending! Always updated! Always connected to showbiz. Connect na connect! Wow! Show niyo to! Ano to? Uh-oh. Thank you, Websters. Thank you, Icy, MJ, and Bianca. Grabe. Thank you for having us. Salamat. Ang fun, fun ah. Nag-enjoy ba kayo? I'm sure hindi. Charot. Thank you, Websters. Hanggang sa susunod na tayong pep talk. Hirap kumita ng pera, no? May bayad ba to? Oo, meron. Okay. Para sa ating ano, nire-raise sa pang. Ay, taray. Go Happy Heart Foundation.